nakita niya Sir Sandro Marcos, ang napakagwapong Sir Sandro Marcos. Sir, good morning po, and live po tayo ng Bombo Radio sa programang Bombo Hanay Big Time. Naimbag na bigat, Bombo Jenis, at naimagabigat po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ngayong umaga. Happy birthday po, Sir Sandro, and it's your 28th birthday po noong Lunes, March 7. At kakaiba po pala kayong mag-birthday, Sir, dahil kayo ang nagbibigay ng regalo kapag birthday nyo. Last week, Sir, inilunsad nyo po ang dalawang programang talaga namang napakalaking tulong sa ating mga kailian. Unahin na po natin, Sir Sandro, itong sandbox na ilulunsad nyo sa iba't ibang bahagi ng District 1 at nauna na po sa Pagod Food, Sir. Opo, ma'am. Kahit birthday ko, gusto ko pa rin bumigay. Gusto ko pa rin magtulong. Bago ko ipaliwanag ang yung dalawang programa na pinag-uusapan mo, ay meron din kaming programa na ginawa na bigyan po ang jetmatic pump para sa lahat ng sityo ng unang distrito. So, ongoing po rin yun. Nagsimula po kami sa Lawag, pero matatapos din yan at gagawin natin para sa buong distrito. Sa sinabi mo, tungkol sa sinabi kong sandbox, yan po ay isa sa aking mga tinatawag na flagship project. Kahit hindi pa ako nakaupo bilang congressman, gusto ko na ipakita sa ating mga kakailan na may proof of concept na at meron na ako mga proyekto na pwedeng gawin at ituloy kapag nakaupo na ako. At yung sandbox po ay ginawa namin para tulungan po ang ating mga distance learners, tulungan po ang ating mga kabataan, dahil itong sandbox na ilinagay namin sa Saud ay isang repurposed container van po na meron, linagyan namin na parang mga computer, mga tablets, at lahat po libre gamitin. At higit sa lahat, meron din po high-speed Wi-Fi na libre para sa lahat ng tao. At hindi lang po yan para sa kabataan, kundi para sa ating mga negosyante, para sa mga tao na gustong maging online seller. Parte po lahat yan sa ating plano para ipagbangon na naman ang ating probinsya. Laking tulong po talaga itong sandbox sa ating mga estudyante, entrepreneurs, at sa lahat ng nangangailangan ng internet connection po. Kasama po sa plataforma ninyo ang dekalidad ng nga edukasyon at adupay at trabaho ken napigsa nga internet. Paano po natin masisiguro na stable at malakas ang internet connection sa mga sandbox, Sir? Well, unang-una, nakalimutan ko sabihin sa mga Lawagenyo na nakikinig ngayon ay nagsinimula namin yung sandbox sa Pagod Food, pero yung susunod na itatayo ko, I think mga next week or in 2 weeks, ay sa Lawag. Sa sentro ng Lawag, gagawa din kami ng sandbox. And paano namin nasigurado kung stable pa yung internet? Yan ba yung tanong? Yes po, Sir Sandro. Tinesting naman namin lagi. At may regular testing naman talaga sa Pagod Food. Yung PLDT ang ginamit namin na fiber optic wifi. Sa Lawag naman, Converge ang gagamitin natin. And yung sa PLDT, upwards of, I think, sa tingin ko, upwards of 50 or 60 megabits per second, which mabilis na yan. Sa Lawag naman, gagawin namin 150, kasi alam natin mas maraming tao pupunta dahil mas dense ang population ng Lawag. Kaya kailangan gawin natin yan, pinakamabilis talaga na internet. So hopefully makakatulong to sa tao, and hopefully magugustahan to ng kahit sino man nangangailangan ng mga computer, ng mga tablet, at of course, napigsa na wifi. Kayo na po talaga, Sir Sandro, at umarangkada na rin po ang FAM Kabuhayan at ang livelihood skills training nyo. Kwentuhan nyo naman po kami tungkol dito, Sir. Opo, ma'am. The FAM Kabuhayan. Hello? Can you hear me, ma'am? Yes po, Sir. Naririnig po namin kayo. The FAM Kabuhayan na po ay may sa ti proyekto ko.
And yan po naman ay ang target na isubli ijay mga trabaho na nawala dahil sa pandemya. And ang sistema po namin, actually bago ko ipaliwanag yung sistema, noong March last week, nakabigay na kami ng trabaho sa 26 na tao na walang trabaho dahil sa pandemya. Hopefully by March 15, so in about 5 days, makakaabot na yan sa 300 na tao na binigyan namin ng trabaho at tuloy-tuloy na po yan. Ang sistema po namin ay kapag kami po ay umiikot, hindi lang po sa Ilocos, kundi sa buong bansa, pero lahat sila po may opisina, may setup dyan sa Ilocos. At lumalapit po kami sa kanila at sinasabi namin kung meron po silang kulang na employee at kung saan, anong departamento. At binibigyan kami ng mga numero. So, isang negosyo, mga 10 tao, isang negosyo, 5 tao. At kapag nalaman natin ang numero ako, kung ilan ang bakante na trabaho, ilang bakante ang kailangan nila, in this case po, welding po siya. Welding ang nangangailangan ngayon. Naghahanap na kami ng tao na gusto magtrabaho. At tinitrain po namin sila. Yan po ay 10 araw ang training. At pagkatapos ng training po, meron na silang guaranteed trabaho. So hindi mismo na nagtitraining ka tapos naghahanap ka ng trabaho, baka hindi ka makahanap. Pagkatapos po ng training, may trabaho ka na kaagad. Pangako po yan. At yung training program na 10 araw ay libre po. Sagot po namin yan. And katulad sa sinabi ko, yan po ay parte sa aking plataforma na ipagbangon talaga ang ating probinsya at ibalik na ang mga trabaho. Kahit may COVID, kailangan mag-adjust tayo. At isinimula po namin yan, itong programa sa welding. Kasi yan po, sa totoo lang, ang nakita namin na nangangailangan talaga naman negosyante sa industrial sector. Pero itong sistema na isinimula namin ay talaga po pwede namin gawin kahit anong industriya. So ang plano ko po ay gawin din to sa agrikultura, sa tourism, sa services sector. At kapag ginawa namin to, hopefully magiging mas maganda ang tama at ang tulong sa ating mga kakailan. So I'm happy to say natutuwa talaga ako na nagugustuhan naman ng tao at nakakatulong sa mga tao na nag-training, sa mga tao na may trabaho ngayon. Pero gusto ko na lahat ng sektor gawin din natin yan. At ito pa, sir, balita namin, nakahanap ka agad ng trabaho ang ilan sa mga graduates ng FAMCA Buhayan, sir. Talagang umadot di trabaho kapag pinapalakas natin ang skills ng mga kailan natin, sir. Opo, ma'am. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa mga negosyante at sa mga tao na gustong tumulong sa amin at naging parte ng programa. Opo, sir. At abala po kayo dito sa Ilocos Norte. So nakakasama pa rin po ba kayo ng, sa mga kampanya nila Sir BBM at Mayor Sara? Hindi na masyado, ma'am. Sa totoo lang, inaasikaso ko talaga ang probinsya ko. Dapat lang, tumatakbo ako bilang congressman. So alam naman po ni Mayor Inday at ang aking tatay na kailangan talaga sa distrito muna ako, kailangan talaga sa probinsya muna ako na tumutulong. Pero kapag may talagang importante na event or kailangan pupuntahan, pupunta naman ako. Katulad po sa proclamation rally ni Apo BBM at Mayor Inday. And ang usapan naman sa aking magulang ay bumalik kahit nandito ako sa probinsya, kailangan sana every 2 weeks makita ko sila. So kapag nakapasok yung event nila sa 2 weeks na binibisita ko ang aking nanay, pinuputan ko ang aking lola, edi sumasama ako sa tatay ko. Pero minsanan lang yan. At
katulad sa sinabi ng tatay, huwag ka nalang sumama, ang dami nang humahanap sa'yo. Baka akala nila ikaw yung tatakbong pangulo. Oo nga po eh, talagang tinitilian ka po ng maraming kababaihan, sir. Wala ma'am, ano lang yan, biro lang yan. Hindi ako na, di ako nakikinig, di ako nagpapansin sa mga, pumapansin sa mga ganun. Sir, last po, sir, ano pong wish nyo ngayong birthday nyo or birthday wish ninyo po? Birthday wish ko. Birthday wish ko na na matupad ang aking gustong mangyari, na matupad ang aking sinasabi ng pagbangon ng ating probinsya at ang pagkakaisa ng ating bansa para paglabanan natin ang pag-unlad hindi lang sa Ilocos Norte kundi sa buong Pilipinas. But higit sa lahat, ang aking birthday wish ay sana naman po dumating na ang progreso at ang pag-unlad ng aking distrito at ang aking probinsya din. Sir, lastly, meron pong comment dito from Ronald Santos from Lawag City. Sabi dito, sir, maraming salamat po, Sir Sandro. Isa po ang tatay ko sa mga graduates ng FAM Kabuhayan. Dahil po dito, may trabaho na po siya at laking tulong po sa pamilya namin. Diyos unay tiagina, sir. Happy birthday and God bless. Nako, Ronald, maraming salamat. At maraming salamat sa pagsali ng tatay mo sa programa namin at sa lahat po ng nakikinig, sa lahat po ng nanonood. Kung meron po silang kilala, taga Ilocos, na gusto kong sumali sa FAM Kabuhayan, please, huwag kayo po mahiya na lumapit. I-message yung Facebook page namin, yung Twitter page, at pwede naman tayo maghanap ng paraan para makakuha din sila ng trabaho. And of course, huwag niyo makalimutan po, ang sandbox ay nandun na po sa Saul Beach for anyone to use, libreng internet, libreng computer, libreng tablet. At sa Lawag naman ay susunod at bibigyan ko din ng detalye noon kapag naitayo na. Okay sir, again po, maraming salamat po sa oras ninyo. Maraming salamat, Momo Jessie, and maraming salamat din sa pagbati sa akin. Napakagandang birthday, napakasayang birthday ito. So maraming salamat po. Diyos unay tiyagmina.